guys, welcome back dito sa ating The Trading Channels, Trader's Attitude. Review natin yung price action last week no, sa tatlong major currency pairs. So let's go, umpisa natin sa USD-JPY. So yung charts natin nakaset sa monthly time frame. No? Tingnan natin yung dynamic trend combo niya. No? Mag-umpisa tayo sa higher time frame. So kukuha na natin siya ng dynamic support and resistance, no? So ito yung ating resistance, no? Sa at ito naman yung ating support. So kung mapapansin nyo natin, no, yung last candle, no, tong candle na to, no, nagkaroon siya ng reduction sa level na to, no, yung kanyang 2018 swing high, nagkaroon siya ng rejection dito, no, pagdating niya sa 2018 swing high. So magkakaroon tayo ng bearish bias dito, no? So tingnan natin sa weekly, no, kung tatama yung bias natin. So sa weekly confirm yung bias natin, no, na bearish, no. So meron tayong bearish bias sa monthly at sa weekly. So titingnan natin sa daily. Yun, meron ding bearish price action sa daily, no, pero still no trade for short. So yung magiging trade natin dito sa USD-JPY, no, pagkatapos ng breakout na itong trend line, no? So hintayin natin siyang magkaroon ng breakout sa trend line, then magkakaroon siya ng retest, then continuation, no. So yun yung aabangan natin sa USD-JPY. So yung ating trade idea sa USD-JPY, hintayin natin yung breakout dito sa trend line. So yung ating trade idea, short tayo rito. So pwede nating ilagay yung ating stop loss dito sa ibabaw. Sa ibabaw na itong swing high last October 20, 2021. So yun yung ating stop loss sa ibabaw ng swing high na to. So kung magkaroon siya ng breakdown, short tayo. Then magkakaroon siya ng retest, no, then continuation. So yun yung ating trade idea sa USD-JPY. So magkakaroon tayo ng trade signal dyan kapag nagkaroon ng breakdown dito sa trend line. So yun yung ating aabangan next week. Confirmation dito sa trend line. Pabantayan natin siya. At kung magagawa niyang basagin yung ating trend line, no, magkakaroon tayo ng trade entry. So lipat tayo sa EURUSD, no. Tingnan natin yung kanyang potential price action sa susunod na linggo. So tulad ng dati, no, tinitingnan natin yung dynamic trend niya sa higher time frame. So nandito yung kanyang swing high, no. So may swing high siya rito. And then kita tayo ng kanyang support. So nasa support din siya, no. Yung candle, no, nasa support at
meron tayong bullish bias, no, dahil dito sa candle na to, pero hindi siya confirm. At itingnan natin kung meron ding bullish bias sa weekly. So meron, no, itong price action na to, no? Ito, bullish bias siya, no, yung kanyang formation. So still no trade. So sa daily, still no trade sa daily, no, yung entry natin sa long, no, entry natin sa buy, breakout nitong trend line na to, then retest, continuation, no, entry natin sa breakout nitong trend line at saka nung 50 days exponential moving average. So yun yung ating trade idea, no, sa susunod na linggo para sa EURUSD. Breakout ng trend line, then pullback continuation. So yung magiging trade idea natin is long. Long, no? So yung magiging higher low, pag nag-breakout siya at nag-form ng higher low rito, sa ilalim ng higher low, yun yung ating stop loss, no? At yung ating initial target is 1.19 sa EURUSD. So ito yung ating potential, no, na trade idea para sa susunod na linggo sa EURUSD. So tingnan natin yung GBP USD. So sa GBP USD, no, punta ulit tayo sa monthly. Tingnan natin yung kanyang dynamic support and resistance level. So bakit mapapansin natin, no, ito yung kanyang swing high sa level na to. Nagkaroon siya ng 1.42, no, yung kanyang swing high last February 1, 2018. At niretest siya nitong May 3, 2021, no, at nagkaroon na rejection, no. So na-reject siya rito pagkatapos niyang i-retest yung swing high niya last 2018, no. At nagkaroon ng nag-create siya ng swing low rito sa 1.33. Pero kung mapapansin natin yung candle, no, meron siyang bullish bias, no, dahil nag-form siya ng piercing pattern dito sa level na to, no. So yun yung ating titingnan sa, i-confirm natin sa monthly at sa daily, no, kung confirm yung kanyang bias. So nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng rejection dito, no, sa support na to sa 1.36. So nag-hold siya rito, no, sa 1.33. So tingnan natin yung bullish price action sa weekly, no. So nakita natin dito, no, nagkaroon siya ng rejection, no, dito sa level na to, no. So still bullish bias, no. At itingnan natin sa daily. So may bullish bias tayo sa monthly, meron din tayong bullish bias sa weekly. Tingnan natin sa daily kung meron tayong bullish bias, no. Nakita natin, no, merong breakout na sa daily, no,
At ito yung kanyang bullish price action, no? So kakaroon tayo ng trade idea dito, no? Long tayo. So pwede na tayong pumasok dito sa candle na to, no? Pagbukas ng market sa Lunes, no? At yung ating stop loss sa ilalim na itong higher low na to, no? So nagkaroon siya ng breakout, no? Sa daily confirm yung kanyang breakout dahil nag-close siya sa ibabaw ng trendline na to, no? Nagkaroon siya ng breakout at confirmado nag-close siya sa ibabaw, no? At nag-form na siya ng higher low dito sa ibabaw ng trendline. So yung ating trade idea, no? Potential trade idea. So yung initial target natin is 1.39. Kung i-entry tayo dito sa level na to, no? So yun yung ating initial target, 1.39. So titingnan pa natin sa intraday, no? Malinaw na confirm yung kanyang breakout dun sa trendline. So nagpapakita yung sa intraday, no? Meron tayong bullish bias dahil sa formation ng candle, no? At nakapatong siya dito sa ibabaw ng 50 days exponential moving average at saka ng trendline, no? So ito yung access point natin, no? Itong level na to. So yun yung nakikita nating potential na pwedeng igalaw ng ating tatlong major currency pair, no? Yung USD-JPY, EURUSD at saka GBP-USD. So yun yung ating potential na price action na maaaring igalaw ng ating tatlong major currency pair sa susunod. Ganito na lang tayo muna, guys, no? At sa kita-kita tayo sa susunod na linggo. Thank you for watching and see you next episode.